Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Hindi naman lingid siguro sa inyong kaalaman ang pinakamainit na kumakalat ngayon. Ayan po yung mga topic na pag-uusapan po natin, mga kaldab. Well, simulan natin kay Richard Polkerson Jr. Marami pong kumbaga nagtanong kung okay na nga po ba, kung tuloy na nga po ba, o wala si si Mengay sa event na magaganap po maya-maya lang. Huwag po tayong umasa, mga kaaldab, na naandyan po sila Mengay at si Tisoy magpe-perform. Wala po kasing klaro na update. Although hindi po ako sinasabing mawalan kayo ng pag-asa. Ibig ko lang sabihin, mga kaldab, na pwede kayong kumbaga parang neutral lang na okay lang kung wala, pero mas maganda sana kung nandyan. Yung po yung tipong hindi tayo masyado umaasa na naandun. Yung tipong susupresahin lang po tayo. Yung po yung pinupunto ko, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po sa pananaw, depende na lang po sa opinion. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po updated po kayo. Gusto ko lang lahat ng mga kaganapan 101% alam po ninyo. Hindi po ba? Ilang naman po yung gusto ko lagi ipabatid. Gusto ko agad laging sabihin. Hindi po ba? Sa dami po kasi ngayon ng mga issue na naglalabasan. Sa dami po kasi ngayon ng mga komento na umaayon sa iba, umaayon sa mga netizen. Eh, sa akin, okay lang. Hindi po ba? Alam nyo naman po si Mr. Destiny, pagdating po sa pagbibigay ng update, hindi po tayo magpapahuli. At never naman po tayong magpapadaig sa mga kumakalat na yan. Ngayon po, literal na tinapos na ang Dallas Girls. Real talk yan, mga kaaldab. Ano naman po kaya yung mga susunod na hakbang na mangyayari sa Dallas Girls? Ang sinasabi nga po daw nila, may papalit. May papalit nga po raw na bagong segment. Ito po yung sinasabi natin matagal na, na kumbaga sinamantala na ng GMA Network ngayon, kasi hindi mo nga po pwedeng basta-basta eh, ngayong iba na po ang management, iba na nga po ang nagmamayari sa APT at iti-take over na nga po raw ito ni Mr. Tobiera. O doon pa lang medyo may ano na eh, may mali na doon pa lang masasabi nyo na oo nga no, Mr. Destiny, bakit kaya may mga ganitong kaganapan, may mga ganitong update na nakakagwindang, nakakagulat. Tipo ba ako, mga kaaldab, bilang true-blooded Aldab Nation, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang po ito sa pananaw, depende na lang po ito sa mga magkokomento, sa mga magre-react. Tipo ba, basta sa akin lang, mga kaaldab, chill lang tayo. Ano man po yung mabalitaan natin na keso ganito, keso ikakasal na nga po raw, kaya na nagbabawas na dahil mapupunta. Wala pa po pruweba yan, mga kaaldab. Puro haka-haka lang po nila. Pero ito, matibay po yung ebidensya at resibo natin na paunti-unti na nga po na mawawala si Mengay sa GMA. At sa main goals, mga kaaldab, bali, tinapos na lang ata yung hindi pa tayo sigurado, mga kaaldab. Mahirap po muna magsalita hanggat wala po tayong matibay na ebidensya at resibo. Pero tinatrabaho naman po ngayon yan ng Aldab Nation. Nakakalungkot lang po dahil tuloy na nga po ang pagsibak kay Mengay sa Eat Bulaga. Ako gusto ko lahat ng mga kaganapan, lahat ng mga update, gusto ko lagi kayo nakatutok. Gusto ko lagi alam po ninyo para hindi po kayo nabe-brainwash. Di po ba? Dito sa scenario ng Daddy's Girls na sinasabing kasi ganito na, ganyan, kaya natanggal, huwag po kayong maniniwala doon. Kasi gaya po ng in-update natin, naglabas po kasi ng ratings etong si Derek Chris na 6.9 ata something, mga kaaldab, na yung ratings umangat. Tapos sisibakin basta-basta, di po ba? Kaya nga po, at alam naman po natin na mangyayari at mangyayari yan. Ngayon, wala pa rin po kasing kumbaga komento. Sa bagay, sa April 15 nga po, magkakaalaman na. Pero dapat may mga pasaring na nga po rito sila, Henyo, Master Joey De Leon, patungkol sa reformat na gagawin sa Eat Bulaga, di po ba? Although yung reformat na yon, hindi naman buong stop yon.
buong crew. Di po ba? Kaya nga po ako natatawa na lang dun sa mga nagre-react. Sa mga nagsasabing, nako, fake news yan. Alam ko pag fake news, alam ko pag hindi po totoo. Nagre-react po talaga si Henyo Master Joey De Leon. Di po ba? Kaya ako po ito pinali, para magising po yung mga netizen. Para magising po yung mga legit dabber cards na totoo po yung mga sinasabi natin. Totoo po yung mga ina-update natin. Kasi marami nga pong kumukontra. Marami nga pong nagsasabi na kumbaga wala daw katotohanan. Mananatili nga po raw sa Eat Bulaga ang, o yung game. Yung Eat Bulaga sa GMA7. Wala naman pong problema yan. Alin kasi, kumbaga simpleng katanungan lang po na parang hirap na hirap silang sagutin. Kung totoo po na naandyan ang GMA o ang naandyan ang Eat Bulaga sa GMA, mag-aanunsyo na po itong TBJ eh. Although si Henyo Master Joey De Leon, magpapasaring na yan. Sasabihin na niya yan sa Eat Bulaga na hindi kami aalis dito sa Kapuso. Di po ba? Mananatili kaming Kapuso at baka ito na yung huli. Di po ba? Real talk, wala naman po kasing paglalagyan. TV5, Net25 lang po. Di po ba? IBC13, wala na po yung 13. Although, magkakaroon sila ng network katulad ng All TV ni Willie Revillamena na kumbaga walang pumapasok na endorsement, TV commercial. Di po ba? Kahit sabihin na natin na mabibigat yung mga artistang minsan guest nila, wala rin. Kaya nga po mga ka-Aldab, hindi, doon pa lang mapapaisip na kayo eh. Doon pa lang masasabi nyo na hindi nga nagre-react itong si Joey De Leon, napakatahimik oh. Doon pa lang sa mga senaryo, panalong-panalo na po ako, hindi na po sila gaano nagre-react, wala na pong komento, di po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, sabi ko nga po sa inyo, gusto ko lang updated po kayo, lalo na po sa social media. Hindi po ba kaya doon sa mga nagko-komento, sa mga nagre-react, okay lang naman yan, mga kalda. Bastang importante, maging updated po kayo. Hindi po ba? Depende na lang sa magiging reaksyon at komento ngayon. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok na lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest po natin video na ilalabas maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.